Yan, good morning Philippines, hello world. Araw na linggo, kaya tara, simbat tayo. Hello po. Happy Sunday. Happy Sunday po. Happy Sunday. Welcome to Love Lines. Yan, good morning Philippines, hello world. Araw na linggo, kaya tara, simbat tayo. Aking anakis. Panan. Oh, pili to eh, di ba? Pili? Hindi. Pili yata to eh. We're here na. Dun siya dito ko. And this beautiful year or calendar begins with the season of Advent. Bali, meron tayong dalawang kalendaryo na inusundan. Yung isa, yung kalendaryong sibil. At tayo bilang mga Kristiyano at Katoliko, sinusunod natin ang liturikong kalendaryo ng simbahan. Sa kalendaryo sibil, may dalawang panahon sa loob ng bawat taon. Ano itong dalawang panahon na ito? Sa Pilipinas, panahon ng tag-init at panahon ng tag-ulan, tag-basa at tag-tuyo. Pero sa kalendaryo ng simbahan, may iba't-ibang panahon. Ang panahon ng Adyento na sinusundan ng panahon ng Kapaskuhan. Iba yung Adyento at panahon ng Kapaskuhan. Pero sila ay magkaroon ko. Pagkatapos ng panahon ng Adyento at Kapaskuhan, pagsunod na rin ay dumadaan tayo sa tinatawag na ordinaryong panahon. At kung bilang ito ng isa hanggang ito at ito walong minuto, ordinaryong panahon. At pagkatapos,
kapahingahan natin sa pagpapakasabi, kamatayan ng ating Panginoon. At kasunod ng Kwaresma, yung Holy Week. Ito yung dinugtungan natin, yung huli araw, maaraw ni Jesus bago ang kanyang kamatayan at huling pagkabuhay. Kasunod ng Holy Week, yung tinatawag natin Easter season, panahon ng Pasko ng huling pagkabuhay. At matapos ito, bumabalik tayo sa daloy ng ordinaryong linggo sa panahon, ordinaryong kanadiwang linggo. So, meron 34 na linggo sa kanadiwang panahon. At ito ay nagtatapos sa kapistahan ng Kristong Hari. Paalala natin noong nakataan ng linggo. Pinasa natin ang nagdaan taong nito. At ngayon nga, ay inumpisa natin ang isang bagong taong liturgiko. Ngayon ay taong lekturang A. Meron tatlong paikot-ikot na taon. Taong A, Ba, at Ka. Yung nagdaang taon ay taong Ka. At yun ay taon isang lumas. Bakit? Kasi yung mga pagbasa itong nakaraan sa ulit ay full galing kay isang lumas. Ngayon naman, bumabalik tayo sa taong isa. Taong isang pagdayo. Kung paano ang pagbasa natin ngayon sa Ebanghelyo ay galing kay isang pagdayo. Kung matatapos ang taong ito, ang susunod na taon ay taong ka. Dirbi. At ang dirbi naman ay taon ni San Marcos. Ibig sabihin, yung mga pagbasa naman sa taong iyon ay magagaling sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ngayon, nagtatanong natin, Saan si San Juan? Pero ba siyang taon? Walang pagtingin na taon ni San Juan. Pero, yung mga magbasa galing kay San Juan ay panalalakang paligitin natin sa bawat 3 taon. A, Ba, Ka. So, ang panahon ng Adbento ay panahon ng paghahanda. Ang ibig sabihin ng salitang Adbento ay pagdating. Kung meron dumarating, meron katapat na paghihintay. Halimbawa, hinihintay ko dumating yung isang mahalagang tao sa buhay ko kahit sa malayong lugar na nalayo sa mahabang panahon. Dadating siya. Ano ngayon ang nakayong pag-aaral? Maglilinis ka, mag-ayos ka ng bahay. Noong bata pa ako sa aming pulisya sa Bulacan, pero tinatawag na paisis. Alam niyo ba yung paisis? Kasi ang mga bahay ko, puro na hoy o galit sa kawayan. So yung mga dingding ng bahay, umiitin. So, pagka ikaw ay nagpa-iskis, ginagamit na ang linis ay pakinig, tayo ang tao ng pakinig, pakatiyon sa katawan.
So, maraming tao ang pumiling ang binibigtas at ginugustos sa dingding ng mga bahay hanggang sa ito ay umuli. Pagbubawas babago. Pero ngayon, ang mga bahay karaniwan ay puro kumpreto. Pero kailangan pa rin itinigin. Kasi kung nakatagal ng panahon, lalo ng pagkakulang, nag-aapin ulit ng lupo. So, kailangan itinigin. Itinigin kami yan. So, meron tayo yung general screening na ginagawa para maging maaliwanas ang ating kabahayan pagpasok ng ating panauhin. Para matawag yung panauhin natin na talagang pinagandaan ako itong tao. Pero kung doon, mahalaga na mayanda yung disposisyon ng kagawaan ng tao na nangyayari sa kanyang panauhin. Dapat may pakita niya at may pagkaman niya na talagang pinaramalikan niya na makita yung kanyang panahon. At binigyan niya ang nag-ibig na pagtanggap at pag-aasikaso nito. So, ganun din, kung isipin natin yung maganda na dapat natin gawin sa paglingon natin sa unang pagdating ni Jesus sa atin. Ano yung unang pagdating ni Jesus? Ito yung nangyari 2,000 taon na ang nakaraan. Yung kanyang pagkakatawa ng tao. Si Jesus, na salita ng Diyos, ay naging tao. Tinatawag natin itong misteryo ng inkarnasyon. By the way, dati ng December 8, pagkiriyo ninyo ang pakistahan ng inyong patron at Immaculate Conception. Ano ba ang Immaculate Conception? Hindi po ito ang inkarnasyon. Iba po ang misteryo ng inkarnasyon sa Immaculate Conception. Ang Immaculate Conception tumutukoy kay Mary kung paano siya ay pinagliin ng kanyang ina na si Santa Ana na walang bahay ng anumang pagkakasala. Ito ay bilang paghahanda sa kanya para sa paghirap sa kanya ng Diyos bilang ina ng pagkakasala. So iba yung Immaculate Conception sa Mystery of Incarnation. Ang Mystery of Incarnation, tumutukoy naman sa paglilihi ni Maria kay Jesus sa kanyang sinapunan. Kasi it may be very, it may confuse us. Sa dami-dami ng mga doktrina natin, isa nagkakaaral na, nagkakapalipalip na yung pag-ibig natin. So, may dalawang mukha ang Advento. Yung isang mukha nakatingin sa nakalaan at yung isang mukha nakatingin sa hinaharap. Yung nakalaan, gaya ng sinasabi ko na, patungkol yan sa nangyari ng unang pagdating ni Jesus bilang Diyos na nagkatawa ng tao. Ano naman yung hinaharap? Ito naman yung hinihintay natin na mangyari na si Jesus ay muling darating sa wakas ng panahon. Sa kung kailan yun, hindi natin alam. Walang sino man ang nakababati. Sa aming ang Diyos na matapos. Kaya,
mas lalong-lalong tayo maging ganda. Kasi gaya na yung sinabi sa ating Pangelyo, darating niya na parang magnanakaw. Ang magnanakaw ka. Magpapasabi sa inyo, o ay darating naman sa inyo, tumayo ang magnanakaw. Hindi. Mas gusto na magnanakaw na dadating siya sa bahay mo na wala akong alam na na. Lahat kayo na magtulog para living-living siya na maluogan ang aming bata. So, ganun din yung sinasabi sa atin. Dahil wala tayong lubos na kaalam sa kung kailan mangyayari ang muling pagbabalik ni Jesus, dapat lagi tayo magiging-ganda. Siguro nasabi ko na ito, dito mga parang linggo o araw. Para sa marami sa atin, ang pagbabas o pagdating ng Panginoon sa wakas ay sa wakas ng ating buhay. At kaya ng pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon, ang pagdating ng kamatayan hindi namin alam. Pwede na lang siguro sa mga talagang sinabi ng doktor, o, hanggang dito ka na lang ang buhay ko. 1 month after, mamamatay ka. Hindi mga ganyan. Pero, pasti mga doktor, minsan, nagkakamali kayo. May mga pasyente na tinanigan ang buhay, pero lumabas pa sa tanging na tinanigan ang buhay. Kung sabi ko eh, may mga pagkakataon ang tao, umaako siyang parang ito, pero umapagpapin siya. At talagang nakakaroon ng lahat ay ang Diyos lang. Kapag ka dumarating ang panahon ng Kapaskuhan, narinig namin yung mga Kapaskong awit o hibig. Para sa mga matatanda na ang simbolo ng Pasko sa ating mga Pilipino ay si Aninong Boses. O si Marichan. Boses ni Jose Marichan. Pagkan karamdam na ng kanyang kanta si Jose Marichan. Never I see boys and girls and something song. I remember the time on the ranger as he sees. Dahil sa mga bata, yung matandang awit ay sabi po. You better watch out, you better not talk. You better not talk, I'm telling you why. Some thought is coming. Goodbye. I see you. Lahat tayo nagsimula sa isang tao. Akala natin ang Pasko ay tungkol sa isang tao na nagbibigay ng mga regalo. Para ka magbibigay ng regalo, dapat magbibigay ka. You better watch out, you better not cry, you better not bow. I tell you why. Because of the Lord's challenge. Pero, umuusag ang panahon sa atin. Hindi tayo nangangatiling bata. Ilang taon na ang nagdaan, ilang Pasko na ang nagdaan sa atin. Ako, 66 na taon ng Pasko. Yung naman sa buhay ko. Tapos,
nag-grow na tayo. We should have outgrown Santa Claus. Na hindi pa na totoo si Santa Claus. Ang talagang totoo at tinatutupan na ng ating magdiriwang ng Pasko ay si Jesus Christ. Ang pag-aanda natin para sa dalawang pagdating na ito ng ating Panginoon, yung pamahalaan at panginahan, ay ginagawa natin sa pangkasalukuyan. Ngayon, hindi sa malayong bukas o hinaharap. Bakit? Kasi ang pwede lang natin pumawakan ay kung ano yung ngayon. Kahit ang napakaganda na pinaplano mo sa malayong hinaharap o malapit na hinaharap, walang kasiguraduhan yun. Malayo ka. Pagtulog mo mamaya, hindi ka na magising bukas, napulog. Ito yun. Hindi natin hawak ang bukas. Ang hawak ang natin tayo ngayon. Kaya sabi nga, ituloy natin ang bawat araw na parang huling araw na natin sa mundo. At dahil ito na ang huling araw natin, gawin natin ang lahat ng mabuti, ang lahat ng maganda. Yun ang pinakamagandang paghahanda na binibigay natin para kung dumating na tayo sa pinakadulo ng ating paglalakbay sa mundo ito, ay sasalubungin tayo ng ating Panginoon at sasabihin, halika, pumasok ka na sa kaharian na inilaan sa iyo ng Diyos. Simula ka ng malamig ng mundo. Sapagkat, ginawa mo kung ano yung tatap ng buhay. Dalawang bagay ko naman ang pwede natin pagkikipan. Either we do or not do something for God. Paano sa kwento ng ulit pagkukong pinagsama-sama yung lahat ng mga grupa at ang lahat ng mga pambili. Ang mga grupa na nasa kanan ng Panginoon ay pinapasok sa kaharian ng Diyos. Nakatala ng mga pambili, ikinabuhin sila. Ano yung pinagkailan nila?
sa salita mismo ng Kristong Hari. Sabi niya, sapagkat ako'y nagutom, nabuhay, butay, may sakit, at nakapigil sa kurungan, at ako inyong pinagkala sa salita. Pero sa mga hindi gumawa ito, nasabi, sapagkat ako'y nagutom, ako'y nabuhaw, ako'y hubad, ako'y nagkasakit, ako'y nagsakit, pero hindi niya doon ako pinakita at kahit naman pag-uusahan o pag-uusahan. So, kung isipin natin, okay, as good Christians, nagsisimba tayo, gumagawa tayo ng anong devotion, kumina, pero hindi ito dapat paipakita natin yung aktibong paggawa ng mabuti sa kapwa. Yung pananampalataya natin ay masasabing buhay kung hindi naman ito nakasabi sa mga gawang ritmo sa pagsasamba. Kung bigla nang higit sa mga random o hindi inaasahan ang mga sitwasyon kung saan ay sinusubok ang ating kabukasan sa pagawa ng mabuti sa kapwa. Sa dating ng kapasuhan, tama yung pagsasaya natin, huwag lang nakasalito sa mga materyal sa pinagkakapalaan natin. Shopping Evo, Shopping Evo. Time na napakataas na ng inflation, ang dami-dami pa rin tao sa mall. At ako pa, ang hirap-hirap pa ang tao. Ganun tayo pero ng tao. Yung dati yung puti sibuyas, 200 pesos per kilo. Ngayon, pati yung pulang sibuyas, mas mahal, 300 pesos per kilo. Kaya gano'n ng kilo, siguro pwede lang pag-experience ng sibuyas. Kasi mahal na eh. Wala kang mura ngayon. Yung sardinas, pagkala na kayo yung tulong ito na, pwede mo kayo. Yung ito, sabi ng sa bata sa isang ikanan ninyo, dati, sa expensive lang yan eh, may nata, 10 pesos ng mahigit. Sa nasabi ko na, sana bawat taon na nadadagdag sa lugar natin, meron din na nadadagdag sa akin sa maraming na pag-uulog natin sa pag-iliyong natin ng kapasuhan. Pagpasalamat natin ang malaking regalo ng Diyos sa atin. Dahil kay Kristo, binuksan sa atin ang kaligtasan at pag-asa na ang buhay natin sa mundo ito ay hindi pala hindi
pala dito na kung ano itong lahat sa mga. Meron pang higit na inilalaan natin ang Diyos. Ito yung minisipin natin na nasabihin kung matapos na ang pagkakailagi sa mundo nito. In the name of the Father, pag hinanap niyo yung estudyante, oh, bata siya, ang laki na niya ngayon. Yun, si Priolo. Shout out to Young Castro Educational Foundation. Estudyante namin yun. Dito na kain. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.